my channel again. This is Mama. Yahoo! In today's video, ituro natin kung paano magparami itong dalawang klaseng philodendron. Ito yung Green Orlando. Wow! Tsaka ito si Green Emerald. Magkaiba sila kung paano sila lumaki. Ito siya. O, tingnan mo siya. O. Diyan siya mismo tumutubo. Diyan ka lang magugupit. Diyan ka kukuha ng ipropagate mo. Diyan lang, o. While itong Green Emerald, ikakat mo siya kasi ito yung gumagapang. Ayan siya, o. Kailangan natin ipropagate na ito kasi ayoko siyang i-transfer. Baka magtampo. So, ang gawin ko na lang, ito gagawin kong mother plant. So, magpropagate ako para dumami siya. Para meron tayong maipamigay. Okay? Start natin dito kay Green Orlando. Michelle! Ito siya, o. Kukuha tayo ng ating itatanim. Hirap hanapin yung kanyang puno. Ito, ito siya, ito siya. Ayan. Asa yung gunting? Ito siya, oh. Yan. Yan. Kung mapapansin mo, meron na siyang roots. Oh, ito. Tapos, kuha pa tayo. Dagdagan natin. Kuha tayo ng mas matanda. Wow. Kumuha tayo ng isang senior. Huwag nang matanda. Dito tayo kukuha. Sa baba. Ayan siya, oh. Dikit na dikit. Ang hirap naman. Ay, anes. Parang matanda lang talaga, oh. Di naman lang kasi nakadikit-dikit na siya. So, ang hirap. Hirap pa siyang tumanggal, oh. Ito na siya, oh. Ayan. Kita nyo yung roots niya. Diyan tayo puputol. Kasi kung wala namang ugat at ano lang, dahon lang, of course, mamamatay. Okay, pakihilayo-layo muna siya. Dito muna natin ilalagay. Kasi, of course, sa maliit muna. Ayan, ito yung si Coco Pit. Ito yung gagamitin natin. Bakit ito yung gagamitin natin? Para hindi siya mababad sa tubig. Pag ito diniligan mo or naulanan, agad-agad ito ay madidrain yung tubig. So, hindi siya mabubulok. Ayan. Ayan. Tantaran. Ay, naku, si Mommy Merl. Kasing kunat na niya itong kanyang itinatanim. My God. Ayan, oh, nakatingin si Direk kasi sabi niya, akin yan, akin yan. Diba? Hindi ako bagay magtayo ng ano, garden. Oh, no. Definitely, hihingin lang yan. Aww. Tulin na natin ito. Yan. Ito, hindi natin muna didiligan. At ilagay muna sa lilim. Tignan mo, this is cause nung naka-direct sunlight. Aww. Ayan, ang nangyari. So, kailangan ano na natin, i-propagate. Yan. Gawa pa tayo ng isa. Next, please. Ayan, no. May ugat na siya. Ayaw mo talaga sa lumang ano, paso, ha. Ayan, no. Ito, meron nakahiwalay, pero pwede nating pagsamahin. Anyway, may ugat siya. Madali lang ito buhayin. Hindi siya masyadong, ano, hindi siya spoiled. Independent ito. Wow! Yan. Ito si Green Orlando. Tinuturo natin kung paano mag-propagate, paano magparami. At konting care tips. Yahoo! Sensya na kayo, mga nakshi.
Ayan, no? Pag naparami ito, alam nyo, kung magkakalapit lang tayo ng bahay, ay siya. Pwede kayong knock-knock, Mami Mer, pwede kayong halaman. Mami, hindi ka na dyan. Ayan. Okay, nakadalawa na tayo. Okay, sunod natin si Green Emerald. Ito naman ay kakaiba. Ayan, oh. Mas madali ito kasi ito. Gumagapang siya eh. Hindi kagaya ni Green Orlando. Ayan. Walay na natin kasi nakatali. Ayan, oh. Kunin natin ito. Wow. Nakadikit na siya. Anong tawag dito? Moss pole. Ay, moss pole. Dikit na yung mga ugat niya. Yan. Huwag natin ubusin doon kasi para ito yung magiging mother plant. Ayan. O, kita mo. Ano bang tawag dito? Limutan ko. Ah, yung nodes niya. Bakit ba ano si Mami mo? May alpha. My God. Oh, hell! Yes. Ito siya, oh. Kailangan, yan. Okay, hawak. Yan, may natirang nodes niya, oh. Dalawa. So, ito pwede pang hatiin. Pero okay na yan. This one is... Yan. Ito pwede na nating ilagay sa ano, baso. Wow! Sure, kumuha ka ng baso. Ito, ibabad lang natin siya sa baso or what, lagyan mo ng water. Ito yung water propagation. Pwede na magbubuhay siya. Kasi na-tested ko na yan sa, tested ko na yan sa ibang pelodendron ko. Okay. This one, ito, lalagay ko muna sa lilim. Hindi ko muna siya pauulanan. So, naka-ano lang siya. Yung kailangan, hindi siya maulanan. Kasi, after a week, doon ko pa lang siya didiligan. Ito yung si Green Emerald. Palo Dandron. Yan. Sapa. Puro lumang paso ang gagamitin kasi pag ito, nabuhay na siya, pamimigay natin. Yahoo! Ito yung naging purpose ko bakit ako bumili, mag-propagate para marami tayong mga subscribers na humihingi, pero sorry to say, dahil mahirap magpadala, hindi ko alam kung paano ko siya balutin. But for sure, yung aking cattleya tsaka bandas, pagkatapos ng mag-uulan, pwede na akong mag-cuttings, tsaka pwede na akong maghiwa-hiwalay sa cattleya. Yun madaling ipadala. So, just write your address or telephone number below, pwede ko kayong padalhan ng cattleya or bandas. That is orchids. Ayan. Yan. Try din natin, ito yung sa propagation, gamit natin ng coco peat. Yan. Tapos, ito, gamit natin yung, dito muna ha, kasi wala akong nakahanda na malaking ano. Dito lang, ganyan lang siya. Oh. Leave it, just leave it like this. Yan. Hayaan mo lang siya.
mabubuhay siya. Wow! Then pagka nag-ugat na yung kanyang mga ano, dumami na, pwede mo na silang ilipat dito sa paso. Of course, sa paso, kukupit na rin yung gagamitin. Okay, pagkatapos natin sila maitanim, huwag muna natin silang tiligan, pero pwede na silang lagyan ng kosmokot. Unti lang ha. Yan. Hindi naman ito matapang eh. Para pag dilig mo siya, meron na siyang nakalagay. Ang osmokot, hindi man masyadong delikado ito kasi kahit ngayon nakukulakulan ito, ilagyan mo lang yan. Ayan siya. Okay? Dahil yun naman nating nilagay na kukupit, medyo moist. So, hindi natin kailangan diligan ito. Hayaan mo siyang 1 week na ilagay sa lilim, sa likod lang para hindi muna siya maulanan. Okay, mga nakshi, napanood ninyo kung paano tayo magparami ang itong mga philodendron. Ito yung green Orlando tsaka green emerald. Dati, mahal pa yung bili ko sa kanila. Pero ngayon, wala na. Pinamimigay na lang. So, ito, nagpropagate tayo. Mayroon pa mga dyan, pero ito yung nakabigay tayo ng sample. Gaya dito sa tubig. So, I hope you learn a bit. Konting ano lang. Madali lang naman eh. Siyempre, gusto lang i-video ni Mami Mer yung kanyang nalalaman. Yahoo! Kung bakit ang kanyang mga tanim very healthy lahat. Ayan. Okay, mga nakshi. Sa aking mga subscribers, thank you so much. Non-ending support kayo talaga. Yung mga shoutout ko, maybe next week mag-live stream ako. Doon uli ako mag-shoutout. Okay, thank you, thank you, thank you for watching.